At isa nga sa mga actively nagko-contribute, Josh, ay ang kasama din natin ngayon si Sir Don Bustamante. Para po sa mga kakabukas lang ng radio at TV, si Sir Don po ay mayroong urban and rooftop gardening dito po sa syudad. Oo, sa Taguig ang kanyang lokasyon. Sir Don, paano kayo nahilig dyan? Paano nyo inumpisahan yung ginagawa po ninyong organic gardening? Alam niyo po ma'am, 10 years ago, almost 10 years ago, inumpisahan ko po ang pagtatanim ng sariling pagkain. Ibig sabihin na halos 10 taon na rin po akong hindi bumibili ng gulay sa palengke. Ito po yung aking paraan para unang-una syempre para sa ating kalusugan kasi ang aking pong paraan sa pagtatanim ay organiko o natural na paraan ng pagtatanim. Dito po magbibenepisyo po ang ating kalusugan at syempre para makatipid na rin. At para po sa isang hardenerong kagaya ko na gustong makapag-contribute na para po sa ating kalikasan, gumagamit po ako ng mga upcycled o recycled materials. Halimbawa, yung pong mga ginagamit natin ng mga pinaglagyan ng soft drinks o kaya mineral water, ito po yung mga kadalasang ginagamit ko sa pagtatanim. Kasi alam naman natin na ang mga ito ay dinadala sa junk shop at nire-recycle. Pero ayon po sa pag-aaral sa buong mundo, 20% po ng mga ganitong PET bottle ay hindi po ito nakokolekta. Ibig sabihin, ito na po yung mga napupunta o yung mga nagka-clog sa mga kanal natin o sa basurahan o kaya naman sa mga sapa at ilog. So ito po yung aking munting paraan para makapag-contribute po ng ikabubuti ng ating kalikasan. At syempre, ako po ay nagtatanim sa makakalikasang pamamaraan. Ibig sabihin, hindi ako gumagamit ng mga pataba o mga pestisidyo na alam naman natin na malaki ang epekto nito lalo na sa ating kasalukuyang sitwasyon na palala ng palala ang global warming. At kapag ka gumagamit po tayo ng mga natural na pamamaraan, ito po ay makakalikasan, hindi po ito nakakaapekto sa mga nilalang sa ating sa atin bilang isang tao. Opo, sa mga maliliit na insekto, sa mga hayop at maging sa ating kalupaan, hindi po nalalason. Mm-hmm. Maliit na portion lang po ako, pero kung sakali po na dumami pa ang mga hardenero o magpuproduce ng sariling pagkain, hindi lang yung seguridad ng pagkain ang matutugunan natin. Pati na rin po yung pangangailangan ng kalikasan na kailangan umaksyon na po tayo ngayon kasi baka pagdating ang araw o pagdating ang isang araw na hindi na tayo makabalik pa sa kung ano man yung natural na kalagayan ng ating mundo. Oo. Sir Don, curious kami ni Sir Joshua, gaano kalaki yung rooftop nyo? Ay, maliit lang po ma'am. Ito po ay may sukat na 4 hanggang 8 metro. Napakaliit po nito. Pero po, kapag madami po yung aking tanim, umaabot po ng 87 kinds of vegetable and herbs ang napoproduce po natin. Ito po yung dahilan kaya sa loob ng halos 10 taon, hindi na po ako bumibili ng gulay sa palengke. Kahit po yung mga, inuumpisahan ko po sa mga rekado, sa mga kamatis, sili, paminta, sa luya, lahat po yun ma'am, andito na po sa aming garden. At syempre yung mga talong, okra, yung mga common na ginagamit po natin sa kusina. Ang galing! Palakpakan! Sir Don, personal na consumption nyo lang yung naitatanim nyo o nakakapagbenta na rin kayo? Unang-una po ma'am, ito po ay para lang talaga sa aming pamilya for personal consumption. Pero habang tumatagal, lalo na po nung pandemic na nauso po yung barter. Marami po doon yung marami po sa mga kababayan natin ang walang trabaho. Meron po ako mga experience na may pumupunta dito sa bahay. Yung tanim kong pecha, dahil sobra-sobra naman, ipinapalit po nila ng tinapa o kaya ipinapalit po nila ng itlog. Kasi unang-una, marami silang itlog, marami silang tinapa, pero wala silang pera kasi nga marami po doon yung nawala ng trabaho. So okay. Nagkaroon po ng tinatawag na barter. Mm-hmm. Pangalawa po, dahil po sa minsan sobra-sobra naman yung napoproduce nating pagkain, meron po akong 4 na cancer patient na tinutulungan. Sinusupplyan ko po sila ng libreng organic vegetable para sakali man makatulong po sa kanilang recovery. Wow! Ang galing naman! Akala ko kasi, Sir Don,
kinarir nyo na talaga, tapos parang naging business. Kasi ang dami nyo pong mga, ano dyan sa likod nyo, mga frame? Yes, oh. Ma'am. Sa totoo lang po, nung una, ito po ay parang hobby lang. Oh. Dito ko po binubuhos yung aking ekstrang oras. Pero dahil po sa pagtatanim, dati po akong photographer sa isang universidad sa Metro Manila. Ngayon po, dahil sa gusto ko na talaga siyang karirin, dahil nagkaroon na rin po ako ng YouTube channel. Doon naman po ay sapat na po yung kinikita ko doon. Kaya sabi ko, buti pa mag-full-time na lang ako ng hardenero. Ito pong mga nakikita nyo mga sa likod ko, ito po yung aking mga certificate at yung mga opo, ito po yung mga cutting sa mga diaryo o magazine na feature kayo. Ah, ang galing. Pero sir, doon talagang may green thumb kayo. Actually, ma'am, hindi po totoo ang green thumb. Ah, fake news po ba 'yon? Opo, ang green thumb po ay kasabihan lang. Ibig sabihin, kapag ka sinabing green thumb, kayo po ay masipag magtanim, hindi dahil sa magaling kayo magtanim. So it doesn't matter kung kayo po ay namamatayan ng halaman o nabubuhayan. Basta mahilig kayo magtanim at masipag kayo magtanim, yun po yung tinatawag na green thumb. Hindi po dahil sa nakakapag-produce kayo ng mga matatabang klase ng gulay. Lahat po tayo ay may kakayahan. Ang kailangan lang talaga natin, tamang impormasyon at tamang pagkilala sa bawat gulay. Kasi kapag hindi mo kilalanin yung gulay, paano mo ibibigay sa kanya yung kanyang mga pangangailangan? Kasi nga hindi mo siya kilala. So kailangan pa rin po nating mag-aral kung tayo po ay beginner. Sa panahon po ngayon, libre po ang impormasyon. Madali po makakuha ng impormasyon. Magtiyaga lang po tayo magbasa, magtanong. At marami naman po tayo mga hardenero na pwede nating lapitan o magtanong kung gusto po talaga nating matuto magtanim. Oo. So sir Don, yung mga pinagtataniman nyo, mga empty plastic bottles lang yan. Ganon. Yes ma'am. Hindi pa ako gumagamit ng mga plastic na binibili. Ang ginagawa ko po para makatulong po sa ating kalikasan, ginagamit ko po yung mga bagay na usually tinatapo na po natin sa basurahan. Halimbawa, yung mga pinaglagay ng soft drinks, yung pinaglagay ng biscuit, ng ice cream, ng mineral water. Lahat po yung kinokolekta ko, pero hindi pa ako namumulot kasi yung po mga kapitbahay namin, alam naman nila na ginagamit ko yun. So kapag ka meron sila, nilalagay na lang po sa tapat ng aming bahay kasi alam po nila na yun po ay aking ginagamit. Paraan ko po yun ma'am, isang maliit na paraan para makatulong po sa ating kalikasan. Oo, kasi ngayon may pagka-high-tech na rin yung mga ganyang gardening. May mga napapanood ako sir doon, yung mga vertical gardening, ano, yes, yung mga ma'am. Lechugas, ganyan. Yes, ma'am. Sa akin po na ano pa rin, traditional pa rin, gumagamit ako ng lupa. At hinahaluan ko lang po siya, ginagawa ko po siyang buhaghag at mataba para kung sakali na tayo ay magtatanim ng kahit anong klaseng gulay, hindi po tayo problema na ito po ay magiging payat o mapapakinabangan po natin at magiging satisfied po tayo sa magiging ani. Oh, sir Don, ang daming na-curious sa YouTube channel mo. Ano ba ang... Hanapin niyo lang po. Sige Hanapin po, okay lang. Hanapin niyo sa YouTube, Don Bustamante Rooftop Gardening. Ayun. Marami po doon. Meron po akong halos 300 video na mga tips and tutorial para po sa lalong-lalo na po sa mga mag-uumpisa pa lang. So, tiyagain lang namin yon. Makakabuhay din kami ng kahit nakamatis, sir Don. Yes, ma'am. Kasi po, alam niyo po, naniniwala po ako na ang seguridad sa pagkain dapat po mag-uumpisa po yan sa ating tahanan. Tama. Opo. Huwag po tayong aasa sa ayuda, sa tulong ng gobyerno. Kailangan po kumilos din tayo. At napakadali lang po ang magtanim. Hindi po ito mahirap. Ang kagaya po na sinabi ko kanina, ang kailangan lang natin tamang impormasyon at tamang kaalaman paano po natin mapapatubo ang isang gulay. Ayun, ako, kahanga-hanga po. Sir Don, wait lang ha.